Magandang oras mga ka-art lover. Meron tayong video dito galing kay Arlene Stone. Siya ay mayroong ipinahayag dito. Meron siyang salaysay kung bakit ang KOJC ay walang hospital. Naku, sobrang ano pala dito. Ang lupit ni Kibuloy. Kahit na magkasakit ka pala, lalagnatin ka doon sa pagtatrabaho sa kanya, ay sasabihin niya lang na nasapian ka ng diablo. May pumasok na espiritu ng diablo kaya nilagnat ka. At kung magkasakit ka ng grabe ay pabayaan ka lang daw. Ikaw lang mag-isa pumunta ng ospital o kasama yung kapatid mo o asawa mo. Pero walang ibibigay na tulong si Kibuloy kasi sasabihin niya na kaya ikaw ay nilagnat o nagkasakit kasi mayroong diablo sa katawan mo. Narito si Arlene Stone, atin pakinggan ang kanyang mga kwento habang naroon siya sa loob ng KOJC. Naka-frozen na yung mga asset, yung mga kung ano man meron sila. Actually, kahit dyan sa kingdom, sa loob ng compound, hindi na nila pag-aari yan for now. Kasi naka-ano, naka-oo. So, pwede silang paalisin mga squatter na yung mga nandyan sa loob eh. Diba? Oo. Mga squatter na yan sila. So, dapat wala na yan sila dyan, pati doon sa Tamayo kasi lahat ng mga assets at mga properties under sa KOJC, naka-frozen na. Eh, dapat wala na yung mga workers dyan kasi mga squatters na silang lahat dyan. Dapat umalis sila ang umalis dyan, di ba? Hindi ang pulis. Ayan ang mangyayari sa, hindi sa tatagal kasi sigurado namang matatalo si Kibuloy dito kasi ill-gotten wealth ito. At kahit sa Amerika ay ano siya, mayroong kasong ganyan, itong acquired wealth na hindi ma-explain. Pandarambong sa mga tao. Kaya totoo sa hindi tatagal mula ngayon ay masequester ng gobyerno ang property na yan. Kaya yan ay kasi yan ay nakuha in ill-gotten manner. Nakuha at naitatag sa masamang paraan. Okay? Huwag lang masaktan yung mga nagikinig ngayon na mga KOJC kasi yan talaga ang kahinatnan niyan. Okay, so ito si Arlene Stone, maraming nagagalit ngayon na mga taga KOJC kasi isa ito sa ano eh sa pinaka-leader ng mga itong nag-aklas bali, itong tumiwalag ng mga inner circle kay Kibuloy. Itong si Arlene ang pinaka-idol nila. Kaya ngayon nagsilabasan na ang mga ito. At bukas ay may ipalabas ako na video sa pag-aharap ni Kibuloy at ng yung sinasabing si Amanda. Yung unang nagtestimonya tungkol sa panghalay ni Kibuloy doon sa mga inner circle niya sa loob ng KOJC. Balik tayo kay Arlene. Diyan. Kasi magiging government property na yan. Nakahanap sila ng katapat eh kay General Halaga. Oo, nakahanap sila ng katapat yung mga Duterte, yung mga President Marcos. Kibuloy, oo, tsaka yung pati si Kibuloy. Nakahanap talaga siya ng katapat na merong ano, merong paninindigan, merong goals ba? Na humarap kahit o kahit kanino. So, at kay President Marcos mismo, Arlene. Yes, yes. Inamin ni Presidente sa kanya mismo nang galing yung order. Oo. Yung nakikita natin sa TV, parang marami, pero anong estimate mo mga tao dyan ngayon, sa loob at sa labas? Sa loob ng ano, ng compound, siguro nasa yes. Ano sila? Nasa mga 500 to 800. Ah, ganun lang? Oo. Mm-hmm. And then sa labas, mga ganun rin, or 1,000? Sa labas, wala pang 1,000. Nasa ano lang yan, nasa 200, 300 siguro pinakamakas. Maingay lang. Kaya nagkaganyan yan na kukunti lang ang membro sa labas. Kasi ayaw ni Kibuloy na nasa labas ang mga membro. Kasi baka ma-doctrinate ito ng tagalabas. Baka makuha yung simpatiya ng tagalabas. At baka mapunta sa ibang grupo. O baka ma-influensya ng tagalabas. Kaya gusto ni Kibuloy ay lahat ng membro ay naroon sa malapit sa Prayer Mountain or kung magiging member ka ng inner circle ay sa loob ka ng compound maninirahan.
para makontrol ka ni Kibuloy. Araw-araw kanyang i-ano, i-doctrinate dyan, parang parot. Pinag-ano ka, pinagsasabihan palagi para yung pagkabudol-budol sa iyo ay hindi mawawala. Constant, constant na ano, na budol-budol yan. Everyday ni Kibuloy para yung mindset ng tao ay talagang hypnotized ka kung anong gustong ipagawa. Okay, so ito ang tungkol naman sa ospital. Bakit walang ospital? Dito masasagot ni Aralyn. Bakit walang ospital ang QJC? Eh, ang dami-dami nila sa loob. Nasa 1,000 eh. 800, 1,000, ganyan. At siyempre, kasi ang tao saan pupunta? Kaya nga, sabi ni Aralyn, ay sinasapian daw na Diablo. May sumaping Diablo sa mga taong nilalagnat at nagkasakit. At i-pray over lang ito ni Kibuloy. Walang ibibigay na kahit anong gamot. Okay, balik tayo kay Arlene. Overpowered nga talaga sila ng pulis at ngayon pati army pa. Pumunta oo, doon yung ating mga kapulisan o na-stress, na-trigger. Yung ano, kagod na, na-trigger pa, ayun, heart attack. O, at saka hindi naman bago yan, sir. Alam mo, sa totoo lang, every December, no, panahon ng aming MOB o kaya MOS, kapag nangangaruling kami, yung mga drivers namin na hindi yan natutulog ng ilang araw, ilang gabi, hindi natutulog. Alam niyo, sir, namamatay na lang sa Menovila, sa kanilang ano. Ay, sa grabe. Kanilang, oo, pero walang ano, walang sinasabi, kahit pamilya, hindi man lang alam yung iba. Ganyan doon kay Kibuloy, talagang very inhumane. Kaya tayo nagsasalita ng ganito. Ginawa talagang alipin. Ginawang alipin. Ay, sobra pa sir. Sobra pa talaga sa alipin. Grabe, grabe. Eh, siguro kung hindi nahuli ito si Kibuloy, ngayong December siguro ay mga ngarol na naman yung mga KOJC. At ang kita sa karuling ay doon pa rin ibibigay sa hinayupak na demonyong yan. Kaya mga taga QJC ay mamulat na kayo sa katotohanan na yung pastor nyo ay pastor ng demonyo yan, ng Diablo. Kasi hindi kayo inaano niyan. Ang binibigyan niyan ng pera diyan ay yung mga nasa inner circle at outer. Inner circle at innermost, wala namang outer, di ba? So kung hindi kayo membro ng innermost or inner circle, ay wala kayong benepisyo dyan. Kung ordinaryo lang kayo, parang ano lang kayo, yung langgam na nagtrabaho para sa queen. Magdadala lang kayo ng ano sa kanya, pagkain at pera. Kaya sayang ang inyong mga taon na lilipas. Kasi yung pinagpaguran nyo ay palagi nyong binibigay dyan sa false prophet na yan. E kung Diyos pa yan, tingnan nyo ah, kung Diyos pa yan, bakit nakapusa siya ngayon? E kung Diyos yan, dapat mag-perform yan ng milagro. Di ba yung sabi niya, yung katawan niya ay immortal na. E bakit ngayon nahuli siya at may pusas? Kung talagang Diyos yan, hindi pwedeng pusasan yan. Kukulog talaga at lilindol ang buong mundo kung Diyos yan. Ayan, at meron bang Diyos na nagre-rape ng mga minor de edad? Narinig nyo ba na si Jesus Christ ay nakapagsiping sa mga teenager? Narinig nyo ba ang Diyos Ama ay merong babae? Wala. Kaya hindi yan Diyos. Talagang niluloko kayo. Okay, balik na tayo sa video. Alipin, no? Sa ating mga alipin, kung meron man tayong mga alipin, at least pinapakain natin ng maayos at binigyan natin ng higaan. Pero yung mga workers ni Kibuloy, ayan, nako, grabe, mamamatay na lang sa daan. Wala pang pakialam. Kaya yung namatay, dahil sabi nila, dahil lumusob yung mga kapulisan doon, I don't think kasalanan ng mga kapulisan yun. Kasalanan nila yun kasi ganun sila, parang mga hayop. Ginagawa nilang hayop yung mga workers, mga ordinary workers. Lalo na yun, hindi naman bata na yun. Eh yung mga bata nga na hindi mo patulogin na ilang araw, yes, na namamatay, nagkakaproblema din sa katawan, iyon pa na matanda. At ito ang pinakamatinding revelasyon, yung tinatawag na Angel of Death. Angel of Death. Parang death squad yan. Na kung magkaroon ka ng kasalanan, ng malaking utang sa kanya,
Kung titiwalag ka na ikaw ay girlfriend niya, inner most circle, titiwalag ka, ihabulin ka ng death angel or angel of death. At siyempre, titikluin ka daw. Yun ang sabi niya. Yung nakaraang video recording na pinalabas ko, diba sinabi doon? Siya mismo nagsabi. Nahabulin niya daw, 5 years, 10 years. Habulin ng angel of death kapag hindi nakapagbayad ng utang. Yung sinasabi niya naman ng mga utang, ayun yung abuloy na hindi na ibigay sa kanya. Yung bali, hindi ka nakapagtrabaho ng 1 week para ibigay sa kanya ang pera. Utang na yun. Actually, wala siyang binigay sa iyo para pautangin ka. Kundi yung utang ay yung hindi ka nagbigay sa kanya dahil may sakit ka, nilagnat ka, may problema ka, may pinapaaral ka na anak mo, siyempre hindi ka makapagbigay sa kanya. Yung time na yun, kinikwenta na yun. Nagkikwenta siya, meron siyang mga sekretary dyan. At ilalagay doon sa pangalan mo na meron kang hindi na-remit na pera dahil hindi ka nagpapalimo sa daan. At yun ay utang. Grabe. Sobrang ano talaga to. Sa lahat ng klaseng pastor, yung ibang pastor kasi umaman yun dahil lang sa tithes, yung pagbibigay ng kusang loob. Pero ito sa kanya ay to the next level eh. Nagbibigay ka pa ng tithes, naglilimos ka pa, nagtatrabaho ka pa para sa kanya. Lahat ng kinita mo ay sa kanya. Kaya sobrang alipin, sabi ni Arlene. Mga alipin. Nako sir, kahit pain reliever, kahit ano, kung sa Pilipinas, medical, kaya basic, walang ibibigay yan sir, sa totoo lang. Ayan. Wala. Grabe. Walang kanya-kanya kaya na kayo kung may sakit kayo. Hayaan lang talaga, manalangin ka kasi may jablo ka, kaya ka nagkasakit. Ganon. May jablo. Oo, may jablo, kaya ka nagkasakit. Mag-fasting ka. Papastingin ka pa. May sakit ka na nga. Papastingin ka pa. Gutom ka na nga. Nag-fasting ka. Oo, ganun doon. Mag-cleansing ka. Cleansing. Ay, talagang cleansing. Pati yung brain mo, cleansing talaga. Grabe. Mga sakit doon na gusto talagang mag-survive, no? Sila na ang gumagawa ng way na makapunta sa ospital. Yun, pupunta sila sa lingap. Naglilinya sila doon sa lingap para lang magkaroon ng ano ng medicine. Grabe. Pero when it comes to galing kay Kibuloy, galing sa Kingdom of Jesus Christ na fund na para ipagamot, no. Sa mga special siguro na mga worker, oo, meron pang chance. Ayan. Pero yung ibang ordinary like me before, wala. Grabe, no? Grabe na revelation talaga ito. Dahil kapag hindi ka membro ng innermost or inner circle, kapag nasa labas ka lang, ordinaryo, ay wala ka talagang, hindi ka bibigyan ni Kibuloy. Dahil ang tingin niya sa'yo ay worker mo lang, worker ka lang niya, at wala kang matanggap na benepisyo sa kanya. Kapag Pasko, wala kayong pinaskuhan, di ba? Pero yung mga babae sa innermost circle, lahat yun busog. Pero kapag tumiwalag, tiklo ng angel of death. Yung angel of death na yan, ating tatalakayan yan. Siguro by tomorrow, gawa tayo ng video kung ano yung mga angel of death na yan. Okay, so hanggang dito na lamang ako mga ka-good news o magpapaalam na mga ka-art lover sa bayan ng Pilipinas. Ingat kayong lahat yan. God bless you all. Paalam.